Yon. Good afternoon, guys. So, sunod-sunod na natin muna yung Gundam Gunpla build natin. So, inaayos kasi sa taas yung streaming PC. So, dito muna tayo for the streaming ng ating Gundam build. So, for this session, gagawin natin itong Mobile Suit Gundam Machine Head. And this is a Bandai Candy toy with gums or candies. So, pero hindi natin kakainin dito yung candies kasi medyo matagal na to sa akin. Nasa 5 years na din ata to sa akin. So, hindi na natin kakainin yung candy dito. So, if you're familiar with this, it's a candy toy. So, maliliit lang na figures yung andito. So, total, meron tayong 10 figures sa loob, which is duplicate of the specific 5 figures or head ng Gundam. So, kung nakita nyo dun sa ating thumbnail, meron dun 5 Gundam, namely si Gundam Barbatos, si Zeta Gundam, si Nightingale, si Hino Gundam, tsaka si... Sino yung isa? Si Rick Diaz, yung Quattro Vagina na version sa Zeta Gundam na movie. Sa series. So, tara, buksan natin to. And then, buuin na din natin kasi medyo meron tong minor assembly required. So, let's go! Shoutout pala sa 4 million viewers na nanonood agad. It's 3:31 PM, so hopefully magawa natin to in a short time kasi gusto ko pa rin mag-stream ng Darksiders 3. Shoutout sa iyo, friends! Shoutout kay Robert Sapungan, salamat sa pag-like and share. OJVPH, congrats bro, salamat sa pag-support. And then Aldaba Studio Vlogs and Boyet Jan, of course. Let's go! Okay, sige, simulan natin. So, meron tayong 10 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat ng laman nito is random. Ibig sabihin, baka makakuha tayo ng doble. Pero we wish natin na hindi tayo kumuha ng doble. Makompleto natin lahat ng andito. So, papakita ko lang kung ano yung meron dito. Okay? So, ito. So, itong 5, ito yung regular na versions, which is si Nightingale, si Barbatos, si Zeta, si Rick Diaz, tapos si Hainu. Tapos, may bonus din siya. Ito. So, each of these version ng Gundam heads, meron ding mechanical version or yung tinatawag naming clear version or your clear part version. So, ganun din, Nightingale, Barbatos, Zeta, Rick Diaz, and Hino. So, dapat makuha natin yung 10 na magkakaiba. So, 5 colored, 5 clear version or yung mechanical version. Oy, shoutout sa'yo, Ken. Let's play. Salamat. Okay lang yun, bro. Oo, kasi late night na din kasi nakapag-start tayo kagabi ng ating Gunpla build. Okay, sino pa dyan? Uy, JFTV! Welcome back, bro! So, simulan natin. So, pick number 1 tayo. Okay, oh. Saan ba tayo magsisimula? So, ito na muna na nakuha ko. Kasi random talaga yung laman nito. So, buksan natin. Paano ba ito? Okay. So, dito lang tayo sa walang... Okay, so sisirain talaga yung box nito. Kasi candy toy. Kung baga, ito ay yung mga toys na kasama sa mga chicheria dito sa atin. Pero yung version ng Japanese is nasa box, proper box. Tapos sa loob ng laruan, kasama si candy. Okay, sino pa dito? Yun, Dark Hole Gaming. Shoutout sa'yo, bro. Salamat sa pag-support. And then, KTPM, salamat. Okay, so for our first unboxing. Uy, clear version agad, guys. Clear version agad yung nakuha natin. Yun. I think this is Barbatos. Yun. Si Barbatos agad nakuha natin. Teka.
focus lang ako. Okay, so Barbatos agad yung nakuha natin. Salamat, salamat. Wow. 9 million viewers. Salamat, guys. Ah, JF, walang actually na disappoint nga ako nito kasi nung kinuha itong volume 1, yung volume 2 ni-release agad on the next following month. Kaso hindi na natuloy. Yo, friends, yes, come here, come here. I need you. Come here, friends, I need you to carry some things for me. Also, JF, medyo na-disappoint ako dito kasi hindi ito na-kompleto. I mean, hindi ito natuloy. Na-discontinue data to. Volume 1 and Volume 2 lang ang naging available. Gusto ko pa naman sana kumpletohin. Actually, meron ako mga Gundam heads na separate na separate siya na line. Ang tawag niya is Gundam Head Collection. Mas malalaki. Nasa 35th scale ata to. Pero ito is parang... Sige, buuin muna natin to tapos compare natin dun sa ating Master Grade Gundam. Guntingin ko na lang kasi... Shoutout sa mga viewers natin. Salamat, salamat, guys. So somehow, this is an unboxing video na din. Kasi nag-unbox tayo ng mga toys. Pero diretso na din to build. So, for those na gusto makapanood ng live stream ko kagabi ng building ko sa Ultron Gundam, check nyo na lang dun sa ating Let's Build Gunpla na... Uy, may manual din pala dito. Yun, may parang instruction. Okay, madali lang naman sundin. So, sundin lang natin. Teka, tabi ko lang. Saglit. Dito tayo mag-build para focus tayo. Tip! Sige, unahin natin yung mechanical head. Okay, so ito yung head. Actually, nakalagay na yung mga clear parts na dito sa lagay ng V-fin. Tapos, dito sa yung parang tenga. So, unahin na lang muna natin yung base. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na parts. Saglit, buuin natin muna itong isa tapos papakita ko sa iyo yung mga old ko na collection ng Gundam heads. Medyo marami sila pero magkukuha tayo ng magandang sample. Okay, so tara. Una ito. Feeling ko, Buster Grade yung katumbas nitong mga ulo. Yung size. 1-100 scale. Kasi yung size niya sa kamay ko is parang ganun. Okay, sunod. Ito. Kaso sayang, hindi na-continue to. Sino pa dito? Yun! Franz V! Where are you from, bro? Franz V... Sino pa? Uy! Si Daddy, andito din. Si... Team OB niya. Okay. Sunod natin yung mga itong sa gilid. Ay, merong parang kuan, parang minor assembly required. Kailangan putulin. Teka, kunin ko lang yung side cutters ko. Okay, so guys, meron tayong dalawang side cutters dito. So, explain ko lang bakit dalawa. So, yung una, itong pula. Teka, focus ko lang. Itong pula, ginagamit ko pang tanggal initial removal sa runners. Ayun, Franz Vesis pala. Shoutout sa'yo. Okay, so itong red, pang tanggal initially sa runners. Tapos ito namang blue. Ito yung panglinis. Ito yung panlinis. So, unahin muna natin gamitin. So, pag nagtatanggal ako, I don't know kung klaro. Pag nagtatanggal ako sa runners, nilalayo ko siya sa actual part. Kasi baka magkaroon ng stress. So, wag lang nyo sagarin. Lagyan mo lang ng parang space. Alam nito ni JF.
for sure. Tapos gamitin niyo yung isang side cutters niyo for cleaning the part. Dapat manipis din. Pero hindi naman to kailangan talaga, so explain ko lang, in-explain ko lang sa inyo, guys. Para alam niyo din, if ever mag-indulge kayo sa pagbibuild ng Gundam, alam niyo yung gagawin niyo. Kasi medyo delicate yung mga parts, fragile siya. So, kung hindi kayo maingat, magkakaroon yung tinatawag na stress marks. Yung plastic nyo, yung parang, yung colored plastic nyo, magkakaroon ng parang puti-puti. So, yun yung nangyayari pag na mali yung pagkakatanggal nyo sa runners. Okay, sunod. Dito. Salamat pala dun sa mga nanood kagabi sa ating live stream ng ating pagbibuild sa Ultron Gundam. Abangan nyo na, susundan ko din yun ng aking mga backlogs na Gundam. So yun, nakuha na natin yung frame. Isusunod na natin ang ulo. Pero yung ulo is buo na. Then, yung V-fin. Yung V-fin niya is nasa loob daw nito. Oh, meron siyang kuan. Teka, tanggalin ko lang. Ito mahirap pag clear part. Kasi pag merong mga runners, hindi mo makiclean siya unless i-buff mo siya ng mga grits mo. Okay. Teka. Wow. Nabubukas pala siya. I don't know kung same yung mechanic, I mean yung pagbibuild nito dun sa mga Master Grade Gundams. Teka. Hindi ko masyado ma-insert. Natatakot ako kasi clear part, baka magkaroon ng stress marks yung kuan, yung plastic niya. Tanggalin muna natin to. Kasi ito dapat yung una. Then saka natin lagay dito sa ulo. Yon. So yon guys, buo na si Barbatos clear or mechanical version. Teka, hindi ako makapag-focus. Yan. So ito yung Barbatos na clear version. Kuha ko ng sample para makita natin kung gaano kalaki yung ang tawag dito sa Master Grade. Tapos kuha din ako ng sample ng Gundam Head Collection ko para makita natin yung gaano kalaki in terms of comparison. Saglit. Kunin ko na lang din to guys kasi i-compare natin since merong Zeta, merong Haino. Tapos Nightingale. Ay, sasabi pala to. Okay, okay. Dito na lang din natin i-compare yung sasabi. Tapos Rick Diaz. Tapos dito natin i-compare yung Rick Diaz. Yan. So ito guys, medyo may naririnig kayong nagmamartilyo sa streaming PC yun. Nag-inaayos kasi. So yun, compare natin guys. Yun. Tanggalin ko na lang. By the way, this is my Sandrock build.
nasa vlog ko din to. This is a painted build, weathered build siya. Teka. Ayaw mag-focus. Ayan. This is a weathered build Gundam Sandrak, guys. Hindi to yung custom version. Ito yung first version ng Sandrak. Okay. Compare natin. Oh, kayo na siguro humusga kung anong, pero medyo parang mas malaki. Not sure. Shoutout sa iyo, Sir Gilbert. So kayo na humusga, guys. More or less parang master grade siya na size. Pero not sure kasi sa sizing ng itong mga Iron-Blooded Orphan na kits, kasi ang alam ko medyo reference nila is nasa UC. I mean, yung Universal Century, kung familiar kayo sa mga century or mga timeline ng Gundam series or anime. So, itong Iron Blood Orphans is parang nasa future kasi sila. Parang post-apocalyptic na kuan na era. Pero yung reference nila is parang nasa Universal Century. Yung kasama sila, Amuro. Yan. So, tabi ko lang tong kuan Sandrak natin. Kasi ang hirap mag-focus. Paano ba mag-focus nito? Huh. Ayaw din mag-focus dito sa kuan ko. Teka. Yan. So, tabi ko lang to. Ito naman yung 1/35 scale. Medyo mas malaki siya na heads collection. Okay. So, medyo matagal na din to sa akin. So, later, since may Haino naman, hopefully makakuha tayo ng Haino doon sa random cards natin, random box. Tapos, compare natin yung itsura. So, we're done with the Barbatos Clear. Say, let's move on to the next one. Okay, so pili tayo ulit dito, guys. Sunod na natin dito sa tabi. Okay. For our next pick in the 2021 Gundam pick goes to the drum roll, guys. Okay, Barbatos din, pero ito yung colored version na. So, Barbatos colored version. So, at least magkakatabi lang sila. Of course, we are expecting with the same manual or yung instruction to how to assemble. So, kanina, nung inassemble natin itong clear version or yung mechanical version, nakakabit na yung ears. Tsaka yung, itong tawag nito, yung lalagyan ng V-fins. So, as for dito naman, ganun din, nakakabit na. Pero dito sa manual niya, kailangan mo pa ikabit. So, I think, yung instruction dito is parang pwede natin matanggal if ever gusto natin i-paint ulit. Unicorn. Check natin yan kung makakakuha tayo. Actually, ayaw ko kasi ng kuan. Yung maliliit na scale. Kaya madalas, yung mga kits ko is nasa 100 scale. Pero titignan natin since maganda naman yung mga 100 RG scale na Gundam. 144 kasi yung kuan RG. Yan. So there are 1, 2, 5. Limang pack, pero yung parts niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lahat yung mga parts kasama ng mga kinakabit pa.
tanggalin ko lang sa runner. No, may excess pa nga dito. I don't know kung kwanto. Parang sa master grade nila. Parang extra or excess ata nila sa mga molds. Shoutout sa inyo guys. Salamat salamat sa pag-antabay talaga dito sa ating mini build. Mas makonti or maikli lang tong build natin ngayon kasi hindi naman tong buong master grade. Mga ulo lang. Yun. Teka, saan yung manual? Tapos iba to. Bakit iba? Bakit parang mataba yung kuan connection? Okay. Next. Tapos, sunod ulit natin yung leafing. Mas maliit po pala, mas mahirap. Oo, Ken. So, mas maliit, mas mahirap. Pero in terms of difficulty naman, depende pa rin sa grade. Say, for example, pag high grade, ang level of difficulty niya is medyo intermediate. Tapos, pag, I mean, medyo entry level. Tapos, sa master grade, medyo intermediate na kasi mas maraming parts. Tapos, sa perfect grade, medyo expert dapat since hindi lang sa pagbuo, sa pagtanggal din ng mga, anong tawag dito, sa runners ng parts. Okay? Ganon din yung problema natin dito. Mahirap siya insert pag nakakabit na itong headpiece niya. So, tanggalin ko lang para ma-insert ko ng maayos. Yan. Ang hirap kanina dun sa clear part kasi hindi ko nakikita yung connection, yung pagkakabitan. Yon, ano, natanggal na naman. Okay, so second head natin is Barbatos with clear with colored version. Compare natin dun sa isa. Yon, dalawa na sila, magkakatabi pa. By the way, mention ko lang, yung eye part niya is painted ata to, hindi sticker. So, green colored, same sa anime din. So, ito na yung dalawa nating head. The first two heads are both Barbatos. Gandang Barbatos. Ganda, ganda. Pwede detailed to. So, lakiin natin muna. And let's move on to the next card. Sino kaya ang susunod? Teka, ang in. Ah, dito naman tayo magsimula sa bottom. Dito. And our third pick for our Saturday build goes to it's Zeta Gundam, the colored version of the Zeta Gundam. Okay, same then, 1 2 3 4 5 packets. I don't know kung kaya mabaklas yung sa ulo. So buksan natin. Kunin ko lang yung manual. Okay, as for the manual, pwede nga. Pwede yung mga side ng heads matanggal. Okay, buksan natin.
Okay. Teka. Okay. May sticker na. Parang painted na ata yung itong Vulcan sa ulo. Ay, parang sa V-fin. Sige. Ay. Okay. Lahat ng base, pareho lahat. I mean, same ng base lahat. Itong parang mechanical na base. Same sila lahat. Tapos, ito din. Connection papunta sa ulo. Then, pero wala na siyang part na kailangan natin i-cut, cut out. So, unahin daw ito sa ulo. Tapos yung mukha. So, natatanggal pala ito. Lahat ng parts is removable. I just don't know. Pero wag na natin tanggalin. Kasi nakakabit naman na siya. Yun. Tapos, rekta na tayo sa V-fin. V-fin. Teka. Medyo masikip yata yung kwan. Yan. Dahan-dahan lang. Ah, guys, pag nagbi-build kayo ng Gundam, Gunpla, kahit anong anong unit, be careful sa V-fins kasi pag master grade, manipis yung mga fins niya. As in, para siyang patulis. So, pag masagi mo lang ng kaunti, possible na mabali agad. So, be careful lang. Okay, so tapos na agad natin yung Zeta. Ganito lang kasimple yung Zeta. Walang halong kuan. Kaartihan. Yon, Zeta Gundam from Zeta, Gundam Zeta series. I believe meron ako ditong Zeta. Zeta. Teka. Asan ba 'yon? Zeta. Ay wala, REGC pala 'to. So wala. Okay, so next tayo. For the fourth pick. Yung katabi na lang din para makita natin kung arrange nga ba to. Ito na lang din. For our fourth pick for our Gundam build this afternoon, it's a Zeta Gundam clear version. Mukhang magkakatabi lata lahat dito. Magkakatabi yata lahat ng mga andito. Shoutout sa inyo guys. Salamat sa 6 million viewers. Umabot tayo kanina ng 9 viewers. In case of replacement, Ken, if bumili ka sa official store ng Bandai, say for example, sa Japan, known si HLJ. Kilala niyo ba yung HLJ na store sa Japan? Yung Hobby Link Japan. Pag doon kayo bumili, tapos nakatanggap kayo ng sira na parts, or if ever meron kayong parts na nasira na hindi sinasadya, pwede ka makapag-request. Pero pag dito ka na bumili sa mga resellers, hindi na siya ma-apply yung benefit ng pagbili sa official store ng mga Gundam. So, pwede natin i-request yun if ever bumili ka sa HLJ. Dun, pwede ka makapag-request ng replacement parts. I don't know dito, yung official store or official distributor of Gunpla in the Philippines is Banki. Yung mga toy seller, anong tawag dito? Nagdi-distribute ng toys sa Toys R Us, Toy Kingdom, ano pang mga stores nila, Toy Box, sila yung official distributor ng Gunpla sa Philippines. So kung gusto nyo bumili, tapos gusto nyo in case may insurance sa parts, baka pwede sila. Pero hindi lang sure. Meron akong tie-up sa Banki, kaso ang hirap kasi sa kanila, medyo
malaki yung requirement sa kung gusto nyo magbenta ng Gundam. So hindi, wala pa ako masyadong access dun. So hopefully makapagbenta tayo ng Gundam na in full pack, kasi sa as of now wala tayong masyadong customers sa Gunpla. Karamihan kasi is figures talaga dun sa store ko. Walang mga model kit collectors, konti lang. Tatakot talaga ako dito sa mga clear parts, kasi parang konting mali lang magkakaroon agad ng stress marks. Okay, yan. Yun. So colored yung mata, tapos yung Vulcans may color na gold. Okay, compare lang natin. Yun, this is the clear version of the Zeta Gundam. So dalawa na sila. Yun. Next tayo. It's already 4 PM. We are already on our 30 minute mark. So continue tayo. So saan tayo? Random naman. Ah, may parang indicator. Tama ba? Not sure. Hindi yata. Okay, so random tayo. Dito naman tayo sa gitna. Para maiba. So for our fifth pick on this afternoon's build, drum roll. Okay. Uy, medyo malaki-laki. Who's this? Pokemon. Uy, dalawa. Uy, dalawang pack. It's Hino, guys. It's a Hino Gundam. Dalawang pack. Mas maraming parts to. Nakaseparate yung mga parts ni Hino. Yun. Medyo exciting i-build. Kasi mas maraming packs, mas exciting. Tignan natin yung manual. For the manual, marami nga. Mas marami siyang requirement. Not sure kung makakapag-focus to. Yun. So, mas maraming parts, guys. Yung Hino. Sige, sige, Ken. Oh, thank you, thank you. So, wag nyo naman siguro i-rush. Say, for example, tulad nito, nakakapanood kayo ng mga nag-build na Gundam. Wag nyo agad gayahin. Pwede naman siguro pag-isipan nyo. Tapos, pag may merong budget talaga na maluwag, doon na lang siguro kayo mag-try. By the way, itong mga kit na ginagawa ko ngayon, matagal na to sa akin. Medyo hindi na siya brand new. So, 5 years ago na tong kit ko, kaya kailangan na talaga mabuksan. So, unahin muna natin to. Itong part na kung saan andito yung ulo, yung main na head. Ang laki pala nitong Hino. Tapos yung mga base. Parts, mechanical base. Sige. Okay, so may kailangan putulin din sa runners. Yun. Shoutout sa iyo, Chuck Howard, Random Gaming PH. Salamat sa pagbisita, bro. Gundam build muna tayo. Gunpla building is life. So kung mapapansin niyo din sa vlog ko, doon sa kung nabisita niyo na yung vlog ko, yung abcbahit.blogspot.com. Karamihan ng content ko doon is Gundam tsaka Marvel figures. Okay, so tuloy natin ganun din yung base. Tapos ito. Tapos itong mga piston rings. Tapos yung ulo. Pero bago natin buuin yung ulo, buksan natin muna yung itong part. So ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yung parts dito para mabuo yung ulo. Aside from the kwan na nakalagay na dun sa inner frame ng ulo.
So unahin natin kung ano yung kailangan muna, baka mawala. Okay, so ito, itong dalawa. Shoutout sa 4 million viewers natin. Okay, so ito daw nasa likod. Sa likod. Paano ba? Dito. Eh, meron pa pala. Ito. Yung pinaka sa likod ng ulo. Next. Dito. Tama ba? Okay, tapos susunod daw ito. Teka. Yan. Oh, Ken, di ba? Ang layo pa. 2015 pa ata yun. 2015. Mga November. Tapos yung last update was 2016 May. Yung part separation na. Yung pagpe-prepare na ng parts. So, matagal na talaga yun, yung parts na yun. Ay, yung Ultron. Okay, so continue tayo. For the next parts, so andito na yung sa gilid. Andito na ay yung baba pa pala. Okay. Three dito. Ang haba ng baba nitong si Kuan. Hayo. Baba daw una. Ako, baka maputol. Huwag naman sana. Tapos yung face mask or faceplate ta. faceplate. Oh, hindi pag ganitong mga branded siguro. Pag Bandai talaga yung kukunin mo na brand for the gunpla mo. Hindi siya masyadong fragile in terms of like, pag mag-apply ka ng paint, hindi siya nagbibrittle. Kahit siguro sa ngayon, yung mga painted kits ko, hindi pa rin naman siya ganun, hindi siya fragile. Kaso wag mo lang ibabagsak. Pero depende din sa paint pala, Ken. If ever magpipaint ka ng Gundam, make sure that your paint is kuan, at least plastic pang gunpla talaga. Like say for example Tamiya, hobby grade na mga paints. Kasi pag hindi, may chance na magbibrittle yung Gundam or yung parts, yung plastic parts. Bakit ang hirap? Parang ang taba. Ganito ba? Medyo tricky itong kuan. Kasi inuna kasi ito. Tanggalin ko lang. Try ko matanggal kung kaya. Dapat kasi hindi muna to. Mahirapan tayo dito. Baka masira natin. Hindi natin ma-insert yung faceplate. Baka faceplate muna.
Shoutout, Kati PM. Salamat, salamat. Kamusta na pala yung account mo, Kati? Teka pala, nakalimutan ko mag-share. Saglit guys, share ko lang, baka meron pa humabol. Hindi ko din na-share sa page. Ah, gusto ko rin yung mga toys, yung diecast na mga cars. Kaso hindi ko ata kakayanin sa sobrang dami. 'Di ba ang dami nun? Gusto ko din mag-collect ng mga Tomy na Pokemon. Kaso hindi ko sure kung abot tayo dun, kasi 'di ba matagal na 'yun. Kasi ako pag nagko-collect, gusto ko yung koan. Yung buo, mabubuo ko yung collection talaga. Kasi pag nagko-collect talaga, dapat collection. Pag hindi mo mabuo yung collection, hindi na tawag ng collection. Mabibitin, nabibitin. Just like nito, nabitin ako. Kumuha ng first part, tapos hindi na pala siya natuloy, discontinued. So, sayang. Okay, continue tayo. Nag-share lang ako. Oo. Kaso ayoko talaga magsimula ng collection Ken pag hindi ko mabubuo. I mean, hindi ko at least masatisfy yung self ko na matatawag kong collection. Kasi pag collection, dapat 'di ba marami. Collection nga eh, ay plural term ng maraming bagay. So pag hindi mabuo, parang nadi-disappoint kasi ako. Teka guys, nahirapan na ako dito. Parang masikip siya, hindi siya nag-i-insert. Force lang natin. Dapat umabot siya dun sa likod. Yun! Nasuli natin itong chin part. Ito naman yung problema. Yung chin dapat kasi una siya, pero pipilitin natin. Ako hindi kaya, pero at least alam ko na paano ko ma-insert. Saglit lang guys, medyo nahihirapan tayo kasi medyo maliliit yung parts, mahirap siya mahawakan. Pero pipilitin natin. So ganyan. Gagamitan ko lang ng dahas. Sana hindi maputol. Saglit lang guys, ang sakit pa ng daliri ko. Kagabi, ang sakit talaga ng daliri ko. Teka, mag-gloves lang ako. Para hindi mahirap.
Hi Pepa, hi Lavi. Galabs lang ako guys kasi ang sakit pa ng daliri ko nung sa kagabi pang kuan build. At least dito mas maganda yung grip ko. Kaso baka hindi ko ma-feel, baka napuputol na. Pero dandahanin lang natin. Okay. Yun. Ulitin natin, unahin talaga natin ito. Kasi ito yung first talaga na kailangan. Yung chin part una sa pag bago insert yung faceplate. Faceplate, let's go. Yun. Okay, okay, let's go. Nabubuo na siya guys. So, next natin. After ng faceplate, andito na yung sa head. Pati sa gilid. Next is yung top part. Asan ba ito? Ito ang dalawa. Asan yung sa ulo? Ito. Okay, so next natin 7 dito, tapos na 8 dito sa likod. Paano ba to? Dito. Dito sa likod, yun. Tapos ito. Ano ba yung una dapat? Ito or ito? May gap ba? Bakit parang may gap? May memory gap. Sige, 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 Ken. Salamat, salamat. Actually, dapat may Ken dito. Pero walang candy. You cannot eat this, Pepa. This is not food. This is a toy. This is a toy you cannot play also. Bakit tricky? Ang tricky naman ng build na to. Ulo lang. Insert. Super tricky yung pagbibuild guys. Though, kwan lang siya. Ulo lang. Hirap. Mali ata instructions. Parang may gap dapat ata. I'm not sure.
Tignan na natin sa ending. Teka. Focus. Parang may gap siya dito. May gap siya. Shoutout sa iyo, Rafael. Shoutout sa inyo, Sir Gilbert. Oo, ang hirap mag-build kapag maliit. Tapos medyo malaki yung mga fingertips mo. Mahirap talaga sa pag-handle. Pero sige lang, kaya kagabi nga, namumula na yung fingers natin. Okay, next is... Bakit nahuli to? San to? Dito? Meron pa kasi dapat. Parang dito siya. Yun. So, tapos na guys. Beefin na lang. Beefin. Let's go. Nako. Yun. Finished. Tapos din. Kaso hindi closed. Parang hindi pulido yung sa ulo. Parang hindi siya tama. Teka, saglit. Hindi ko titigilan to guys hanggat hindi naging tama yung pagkaan. Yung pagbibuild. Kasi pangit tignan pag hindi tama. Ayusin ko dito sa ulo na part kasi dapat ma-insert siya dun sa sides. Ano daw? Uy, sino si Ken Tester? Si ikaw din ba to, Ken? Ano daw? G-Pop Toys isang idol. Lul, Rafael, direto masakto sa'yo mo na brand jersey. Shoutout sa'yo, Sir James. Oh, Sir James, yung mga build mo, i-post mo na. Diba sabi ni JC, meron ka mga ginagawa. Na-record niyo pa po ba yun? Kagabi, nag-build ako ng Ultron ko. Pwede nyo po i-check ulit. Nasa Let's Build Gunpla yung playlist, Sir James. Ayusin ko lang to guys kasi alam kong mali. Kailangan ko insert ng maayos para mas maganda yung build. Tambalan. Pwede na daw ako guys magkuan, manghuhula. Okay. Ah, okay, sige sige Ken. Yan yung kuan mo, parang ninja account. Shoutout sa inyo guys, salamat. Mukhang maaayos na natin sa pagbubuo ito. For sure. Medyo kailangan lang persa. Okay. Pero sabi, meron kang... Ano nga yung last mo? Red frame ba yun? Nasa... kung napanood mo Sir James yung record yung guesting ko sa radyo. Nadala ko doon yung kuan ko, yung favorite Gundam ko, yung first Gundam ko nung nagkaroon ako ng sweldo at may pambili ng toys.
yung katandem ng red frame ng red frame kay yung blue frame second revise. Kung ma-check niyo 'yun, kukunin ko pala yung video doon para ma-trim ko, para ma-upload ko din sa channel. Yun, tapos na guys. Medyo hindi lang siya perfect kasi may uka dito talaga. Hindi ko ma-solve. Pero na-insert ko na ng maayos yung plastic. Yun. So, ito na. Ito na siya. Hainu. Mukhang Hainu ba? Teka. Yan. Gilbert, meron. Gusto nyo makita? Wala akong masyadong collection. Actually, yung 1,000 sa Going Merry ko na flying tsaka normal is from a friend sa Japan na pinadala sa akin para gawin. Pero hindi na niya binawi. Binigay na lang niya sa akin. So, ito, guys. Compare natin yung Hainu na malaki na ulo. Then, yung Hainu na ating binibuild ngayon. Yun. So, panel lines na lang siguro yung kulang. Medyo malapit-lapit na yung kuan niya. Yun. Magkamo ka ba? Okay, so, lagay na natin dito sa kanyang base. Wow! Okay, guys. Tapos na. Si Hainu natin. Hainu baby and Hainu papa. Hainu papa. Okay ba? Gusto mo makita kuan si Sir Gilbert yung kuan. Kunin ko lang saglit yung Going Merry ko. Going Merry na flying. Ito guys, dito sa front cam na lang kasi mahirap na dito, masikip. Dito sa front cam. Ito yung Going Merry flying. Painted build din to Sir Gilbert. Ito yung nasa vlog ko din to. Weathered din. Pero hindi ko in-apply dito yung kwan, yung logo o yung kwan sticker, yung water slides. This is a painted build din na Going Merry na flying version. Meron pa akong Going Merry na isa. Yung walang pakpak. Pero hindi ko pa na-paint. Kasi tumigil nga ako sa pagbibuild. So, ito. Whee! Oh no. Tara, tuloy tayo. Next tayo, guys. So, next natin. Random na lang din. Dito naman tayo.
Okay, for our next build, number 5 pick. Oh guys, check nyo lang yung mga previous builds ko nung dati pa sa abcbahit.blogspot.com. Andun lahat. Lahat ng mga content ko dati, andun. No miss yun, lahat na andun. Okay lang, Sir Gilbert. Okay, next natin na build is Rick Diaz, the Cuatro Vagina version. So, dalawa yung version ng Rick Diaz, kung alam nyo, kung nanonood kayo ng Gundam series, ng Zeta Gundam. Dalawang version talaga. Yung original is yung black and purple, something like purple. Pero itong version nito is ito yung Zeta version. Kung saan ginamit ni Cuatro Vagina. Kaya kung kilala nyo siya, siya si Char Aznable. Pero yung pangalan niya doon sa anime is Cuatro Vagina. Nagtago siya sa ibang name. Pero sila pa rin doon nila Amuro. Ah, I mean yung bida ng... Okay. So, konti lang yung parts. So, yung ulo. Ayun. Yung very, very popular na kaan. Ano to? Mono eye. Kaso, ang hirap mag-focus. Yun. Mono eye. Sige. Unahin na rin natin yung base. Base. Tapos... Okay. Iba naman dito yung platform ng base niya sa ulo. Since iba yung mold niya. Hindi Gundam. Okay. Next. Is ito. So, buo na siya. Silagay na daw agad. Ah, okay. So, may moving part pala dito. Parang nag-move forward siya. Uy. Hirap mag-focus. Yun. Parang may moving part siya dito. Okay, sige. So, wala nang masyadong gagawin dito. Ito na lang. Yun. Tapos, saan to? Ba't hindi kasama sa instructions? Bakit merong ganitong part pero walang kasamang sa instruction? Taratan. San to? Tingnan ko yung picture nito. Merong part na walang instruction, guys. San kaya to? Uy, natatanggal din yung likod. Dun.
Nako, saan ba ito nakalagay? Saan kaya ito naka-insert? Ito na tayo. Saan kaya ito? Wala na ibang instructions. Sides, front, top. Hayaan ko na. Ito na lang. So, ito yung mga kapatid niya. Ito isa sa big brother niya, ni Rick Diaz. Ito yung base na mga Mono Eye na kalaban. Okay. So, same sila ang color scheme. Sige, hayaan ko na to. Hindi ko alam kung saan galing itong isang part. Ah, ito. Nandito pala sa other page. Yun, nandito pala. Sa loob siya ng utak. So, nalilift pala to. Talaga. Hindi lang siya moving. Lift talaga. Tapos, ganito daw yung postura niya. Tapos insert. Ah, parang mini gatling. Okay. May mini gatling pala siya dito. Ang pangit. Tuwing bubukas yung utak niya, may mini gatling. Teka, yan guys. So, pag bumukas itong sa ulo, yung cover ng kanyang mono eye, may parang protection pala siya na gatling sa loob. Okay. So, ganyan na lang natin siguro siya i-assemble. This is your Rick Diaz Quattro Vagina version. Next, kuha na lang tayo dito kahit ano. So next, for our seventh build on our build this afternoon, we have for the next build. Okay, mechanical version ng Kuan Rick Diaz. Okay. Mechanical version ng Rick Diaz, guys. Uy, shoutout sa'yo, mens! Salamat sa pagbisita. Arjo, kamusta ka na? Balik ka na sa pagbibuild. Nag-build ako kagabi, bro. Tinapos ko yung Altron ko. Tinapos ko kagabi yung Altron, yung naiwan ko nung 2015. Nasa channel ko na. Nabuo ko kagabi. Pero walang paint. Naging straight build na lang siya. Okay, so ganito pa rin. Pasensya guys sa aso. Pag may taong hindi niya kilala sa galing labas. Shoutout sa mga taga Baliwag, Bulacan dyan. Sa ating kaibigan na si Arjo Perez, ang malupit na designer ng mga nakikita niyo sa SM malls, sa mga malls na Disney brand, Marvel brand, sila yan. Sila yung gumagawa niyan.
Yung napapanood, yung mga napupuntahan yung may mga display ng Marvel tsaka Disney ng mga brands. Sila ang gumagawa niyan. Malupit na kaibigan sa Gunpla. Shoutout sa inyo sa Baliwag, guys. Shoutout din kay Kuan, Jolo. Okay, lagay ko lang dito. So, ang pangit. Meron pala to. Hindi ko napansin na meron palang gatling sa ulo ni Rick Diaz. Yon. So, tapos agad. Hindi na tayo nahirapan. Compare lang natin yung dalawa. Okay. Parang mas ma-heavy ito sa mechanical. Yon. Dalawang Rick Diaz na may gatling sa ulo. Next natin, guys, for our 8th pick. Sana mabuo natin lahat. Hopefully, wala pa tayong Hainu na kuan clear. So, for our 8th pick sa ating build this afternoon, sino kaya makukuha natin? For our 8th build, mechanical version ng Hainu. Let's go. Okay, so medyo alam na natin yung gagawin dito, pero ganun pa rin ingat kasi pag clear version or clear part siya, mas fragile. Mas malambot kasi yung plastic pag clear. Malapit na tayo matapos, guys. Siguro another 30 minutes siguro. Okay, unahin ko lang to, yung base. Para dere-derecho na tayo. Sige, let's go. Okay. Tapos dito sa taas. Tapos itong dalawa. Going out. Okay, medyo alam na natin dito yung paano gawin. Sunod na natin yung clear part. Ganun pa rin yung sa likod. Ito. Shoutout sa ating 6 million viewers. Salamat, salamat, guys, sa pagtambay. Ako, andito na yung mga stress marks na nakikita ko sa clear part. Ito yung mahirap. Yun. Pasok. Tan-ta-da-dan. Okay, next.
Faceplate. Faceplate, yung chin. So, balik tayo dito sa chin, yung problema natin kanina. Sana hindi tayo matagalan ulit. Okay, for the chin part. Insert, let's go. Nakonti, guys. Tapos yung faceplate. Pasok agad. Tapos yung side vents. Yun. So mas mabilis natin to natapos kasi alam na natin yung gagawin. Unlike kanina, nahihirapan muna tayo sa haino. Okay, so likod muna. Dito. Oh no. Yon. So alam na natin talaga yung gagawin. Tuloy-tuloy agad. Wala nang backtrack. Ayun. Kaso yung side faceplate niya is parang mabilis matanggal. Pero okay lang. Mabilis lang din naman maibalik. Ano ba yun? Panay ang talon. Yon. So yon, tapos na guys. Ang ating Hainu clear version or mechanical clear version. Click! Okay, compare lang natin yung dalawa. These are your Hainu clear version. Sana may pailaw yung clear, no? Mas maganda sana. Yun, so we're expecting na lang sa Nightingale. So hopefully, Nightingale, kumpleto din natin. Kasi madalas pag ganito, Candy Toy, hindi talaga siya kumpleto kasi random. Pero sana kumpleto to. So last two tayo, guys. Last two. Nahin na, mukhang Nightingale na ata to. Ang makapal kasi yung laman. Parang full pack. Okay, sige, let's go. So our 9th pick for our Gunpla build this afternoon goes to who's this? Okay, Nightingale na nga, guys. Shoutout sa'yo, Ken. Salamat po talaga sa pagtambay. Okay, last two na tayo, bro. So, Nightingale na. Oh,
Medyo tricky ata itong build ng Nightingale. Check natin. Okay, so colored part ni Nightingale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parts. As for the mechanical base naman, with the head ata. Head, wow, ang ganda ng head. Parang mechanical din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, maraming parts nga. So, unahin natin to. Okay, so ito yung ulo talaga. Wow. Medyo kakaiba yung Nightingale. Malaki kasi itong unit na to. So, alam niyo na kung ano itsura nito. For those fan ng mga UC. Oh, Boyet, salamat, salamat. Pinalagyan ko kasi ng music sa kapatid ko kasi para hindi blank yung ating streaming. Kasi pag tuwing blanko ako or wala akong sinasabi, para meron din pa music. Parang tulad kay Katy na din yung ang tawag dito, yung music stream niya. May pa music. Tara, buuin natin. So, ito daw. Saan yung base? Pasok daw dito. Ganda. Tapos itong mga parang itong stand dito sa likod. Ito support. Baliktad ata yung phone ko. Dito. Ah, okay, support nga talaga siya. Kasi malaki yung ulo. So support to. Tapos itong front. Saan daw? Dito. Ako. Yan. Tapos itong mga sides. I am expecting pala na meron tong mga gums or mga bubble gum, pero wala. Walang kasama. Ito ata yung version kung saan yung mga international na release is hindi nilalagyan ng bubble gum or candy kasi ma-expire lang or papangit lang. Dito pala siya sa baba. Yon! Ang ganda. Parang kuan figure na siya. Na siya lang. Hoy, focus. Focus, focus. Yun. Parang figure na siya lang. Parang ant.
Ang ganda. Shoutout sa iyo, Sir Gilbert. Salamat, salamat sa pagtambay. Ito ata yung minion ni Ant-Man, pero robot. Okay, so proceed tayo sa colored parts. So for the colored parts, madali lang to. Ako, nabutas. Ang tulis kasi. Ugutin natin. Okay, so asan una? Ito ata. So dito daw. Dito. La soda. Dahan-dahalin natin guys, medyo natatakot ako baka maputol. If ever maputol to, baka wala nang balikan tapos ang remedyo is glue, which is we don't like. Ayaw natin ng glue. Okay, yun. Bago natin i-hold at press, dito tayo. Salamat salamat sa ating mga tambay dyan, si Ken Let's Play at si Sir Gilbert G-Pop Toys at si Boyet dyan. Sino pa ba yan dito? I believe andito din si Cathy PM. Slowly. Teka. Ayoko. Dapat dito. Feeling ko. Ayoko persa. Teka. Baka kasi nasira. Yan. Okay. Medyo nahirapan tayo dun kasi natatakot tayo baka mabasag. Pero okay na. Kailangan na lang idiin. Salamat salamat guys sa mga supporters natin. All out support. Salamat salamat. Sige, continue. Next one, on top of this. This one. Ang ulo na niya. Saan ba? Ah, yun. Nabubukas. Tama ba? Tama. Yan. Ito na. Unti-unti nang nabubuo. Tapos yung mga sungay niya. Teka, diretsuhin ko na. Okay.
Oo, sige Sir Gilbert. Kung magbubuo ka, ilagay mo din sa channel mo. Pwede mo din stream para sabay-sabay natin panoorin habang binubuo na yung Gundam mo. Ito yung problema sa mga anong tawag dito. Hindi siya anong tawag dito, nakalimutan ko na. Injected. Ito yung guys sinasabing teka. Yun. Nakikita niyo yung parang puti sa gitna. Pag hindi injected yung kulay, yung plastic ibig sabihin is galing sa puti or somewhere general na color like black or white. So ito white. So pag hindi injected, yung kulay is on top of the plastic only. So ito yung mahirap pag lilinis ng nub marks. So kahit anong skills mo na pagtatanggal ng nub marks, so makikita pa rin talaga itong plastic na white kasi hindi siya injected. Ibig sabihin, coated lang siya. So which is mahirap. Wala tayong remedyo dito. Painted lang talaga. Paint lang yung pwede nating remedyo dito. Okay, so oy, shout out sa iyo, Gamer Fab. Salamat sa pagbisita, bye. Tuloy natin. Dito. Ay, pwede din, Sir Gilbert, recorded tapos post po na lang. Madami naman naggumagawa ng mga recorded na mga build tapos ine-edit. Tapos maganda pa nga yung lumalabas eh. Pag-edited lang. Okay, next one is itong dalawa. Sabi dito, mas per dito sa instructions. Buo daw. I mean, ito ba? As per instructions, magkahiwalay yung parts. Pero, based dito, buo na siya. Tsaka ito. So, i-insert na lang natin. So, yung pinakamahaba, i-insert dito. Nako. Paano mangyayari to? Dito. Nako, mali yata yung ginawa nila. Dapat talaga magkahiwalay. Kasi insert mo yung tab. Okay. So, ganito kahaba. Ito lang ata yung pinakamahabang Gundam head dito sa build natin. Yan, tapos insert. Yon. Tapos na guys. Ang haba niya. Compare dito sa pinakamalaki kanina sa Hainu. Oh, mas mahaba. Diffy. Okay, so may articulation din siya. Ito, just like nung Rick Dias. Teka, ayong focus, ang hirap. Focus. Yan. So may articulation dito siya, guys. Na. So nag-open din siya. So yung mono eye niya dito is metal lang, metal. Hindi siya yung umiilaw. I mean yung hindi clear part just like nitong Rick Dias na clear green part. Okay, so tapos na natin itong Nightingale. So, move on tayo to the next or the last part natin, last one. Which is the Nightingale clear part. Hopefully, ito nga siya. Kasi baka magkamali tayo. Nightingale. By the way, ito yung sasabi na collection ko. Then, yung head. Gundam head collection from Bandai din. So, ito yung sasabi.
Teka, ayaw mag-focus. Focus, focus. Yun. Ito yung sasabi. Yoy! Tanggal yung ulo. Okay, proceed tayo sa last one natin for the 10th pick sa ating Gunpla build this afternoon. Of course, expect natin yung Nightingale na clear part. Yan. Siya nga ang tunay. Okay, so Nightingale clear part unlocked. So complete natin yung lahat ng parts, I mean ng set. Sayang lang hindi ito na continue. Discontinued na itong kuha nata, itong toy line, kasi matagal na to, 5 years ago na to. Ganda sana yung continue, kahit kung mag-release pa sila ng magagandang unit. Just like nitong mga andito, kung nakikita nyo itong tatlo, marami pa ko nyan andun sa kabila. Kaso discontinued din. Ang pangit ng mga discontinued ng mga toy collections. Hindi siya nagiging satisfying. Okay. May kakaiba dito sa ating clear part na Nightingale. So gold, may gold part siya sa kanyang frame. Yan. Ayaw mag-adjust. Tagal mag-adjust. Ay tama, hindi pala ako nakakapag-auto-focus pag naka-adapter ako. So yun nga, may gold part siya. Continue na natin. Malapit na tayo matapos, guys. Sa likod. Shoutout sa 4 million viewers natin na natitira. Malapit na tayo matapos, guys. Uy, ito din. Mas maganda pa yung clear part kasi ginawa nilang metallic red yung mata. Aray. Metallic red yung mata. Natin yung mga clear parts. Oy, shoutout sa iyo, Tito ng Bayan. Salamat sa pagbisita po. Yes po, bago nating content, live building tayo, Gunpla build.
kagabi nagkapagsimula tayo dito. So, pwede niyo po ma-check yung Gunpla, let's play, let's build Gunpla na playlist natin. Andun yung una nating let's build a Gundam. May nakapasok na lamok. Okay lang yan, Tito. Pwede ka naman mag-start ng paunti-unti. Huwag mo lang sagarin muna. Siguro kung may budget ka, isang Gundam, okay na yun. Kasi hindi naman siya masyadong kuan. Sabihin natin, kainis nitong lamok. Kanina pa ako kinakagat. Ayaw lumayas. Pwede naman siguro magsimula ka muna sa isang unit. Sa isang kit muna. Tapos hindi ko nire-recommend na bumili ka ng authentic agad. Kung gusto mo ma-experience lang, okay naman siguro yung bootleg. Same din naman yung pagbuo. Yun nga lang sa quality, magkakatalo. Pero sa experience wise, mas challenging kasi yung kuan bootleg kasi may mga imperfections. So pwede ka dun mag... sabihin natin kung builder ka na talaga, mas magiging mahasa ka dun. Magkano ang pinakamurang Gundam? Kung entry grade, nasa 200 lang yun. Actually, meron din mga tinatawag na SD Gundam, yung parang malalaking ulo, tapos yung katawan cute. Yun, pwede ka din dun. Kasi minimal lang yung build na requirement. Ibig sabihin, hindi siya masyadong... in terms of building, hindi madaming gagawin. Eh, kung gusto mo medyo madami yung gagawin sa pag-build, try mo yung at least master grade. Madami-dami na yung parts kasi sa master grade. Just like na yung na-build ko kagabi ni Tito. Check mo sa channel. Nag-build ako kagabi ng Ultron. Medyo madami-dami yung parts nun. Actually, saglit, mamaya, may papakita ako. Nakapag-try na ako ng bootleg na Gundam. Pinaint ko. Maganda naman yung kinalabasan, mamaya, saglit. Tapusin ko lang to, papakita ko sa inyo. Lagay ko lang ko, kabit ko lang to kasi ito yung may part na mahirap. Mamaya. Sige, ito papakita ko. Ito guys, bootleg to. Pininturahan ko. Not sure kung klaro sa inyo. Bootleg to guys, ito yung Titi Hongli ata yung brand dito, hindi Bandai. Dito ko na rin. Pininturahan ko to. So, painted build siya. Actually, ginamit ko to sa contest. Online contest ng Zaku build. Ang hirap kasi mag-focus. Ito, basta ito. Kayo na lang humusga. So, bootleg to. Pininturahan ko ng maayos.
maganda na yung kinalabasan. So, kayo na humusga. Kung gusto nyo mag-bootleg, go pa rin yun. Okay pa rin yun. Kasi yung experience naman, depende sa paano nyo gagawin. So, yan. This is my first experience building a bootleg na gunpla. Pero, yung experience ko, halos pareho lang sa mga hindi bootleg. Maayos naman siyang pagkakagawa. Pintura, gumagamit ako ng Tamiya. Tapos, kung ayaw nyo ng mga medyo mahal, mahal kasi yung Tamiya, I would suggest gumamit kayo ng Bosni. Kaso, kung mag-spray paint kayo, dapat ma-master nyo yung distance. Yung mga car paints, pwede yun, bro. Pwede yun. Tapos, kung magagamit kayo ng, anong tawag dito? Spray, airbrush, i-decant nyo lang yung Bosni na paint sa garapon, then yun yung gamitin nyo. Meron ako sa vlog ko, sa abcbahet.blogspot.com, andun yung paano ko dinedecant or tinatransfer from spray paint can yung paint papunta sa garapon, sa lagayan. So, balik ko lang to. Kasi, tutuloy natin. Okay, continue tayo, guys. Let's finish this. You check La Chow Chow's upstairs if it's done na, transferring. Did you... Oh, check nyo lang guys sa abcbahet.blogspot.com or punta kayo dun sa build ko kagabi. May links ako dun. Pwede nyo na rin dun hanapin. Andun yung link ng part 1 to 4 sa aking Ultron Gundam build. Is it done? Not yet. Ako, ang hirap nito. Tatakot ako, nagkaroon na ng stress marks yung kuhan, pegs. Tandaanin lang natin. Yun, pasok. Ito naman dito sa likod. Yun, pasok na. Shwak na shwak. Okay. So, ito. Dito. Tapos, yung ulo. Asan na yung ulo? May nahulog kanina eh. Ito. Okay. Sige, bye. Salamat sa pagtambay. Si GamerFab, ang ating kaibigan na full support parati. Nagpo-full watch ng ating mga videos. Yun. Sige.
Tapos na tayo, guys. Tapos na. Last part. Nakakaduling yung clear part. Hindi kasi kita. Ah! Yun. Meron tayong problema dito. Last part. Teka, tanggalin natin yung mga sungay. Nakakaharang. Yon. Shout out sa ating 5 million viewers. Yon, yon, yon. Tapos na, guys. Nako. Tigas. So yan, tapos na, guys. Tubig lang. Yun, tapos na tayo, guys. So ito na yung last na build natin, which is the clear version of the Nightingale. Okay, so ito na yung dalawa. Ito yung mga pinakamalaking Gundam head na binuo natin. So yung difference nitong dalawa, unahin na natin. The first one is the gold part on the side vents. Kung nakikita nyo, itong clear version merong gold part sa kanyang inner frame dito sa kanyang side vents sa ulo. As for the eyes naman, magkaiba sila. Itong colored version is metallic lang, same colored with the what do you call this? Inner frame ng ulo. As for the colored version naman, meron siyang tag dito, metallic red color. So yun yung pinagkaiba nila. Okay? So far yun lang yung pinagkaiba ng dalawa. Okay, run through din natin yung iba. DP. Put your hands. Let her smell you. Okay, as for the Hainu naman, check natin yung Hainu. Pareho din naman lahat, karamihan. Pero dito, parang may napansin ako ata dito. Asan ba yun? Ay, wala. Ito pala. Okay, so pareho tayo sa Hainu in terms of colors sa mga parts. Balik ko lang to, natatanggal. Takot kasi ako mag-persa nitong kon. Okay, for the... Asan ba yun? Ito, yung Zeta pala, yung napansin ko kanina na may pagkakaiba. So, sa Vulcan, pareho. Yung dalawang Vulcans niya may gold. Pero dito sa likod, kung mapansin nyo, walang kulay itong back rear camera ng Gundam. Ng Zeta. So, hirap mag-focus. Yan. Okay, so kung nakikita nyo, ang tawag dito is the rear camera
ng Gundam. Dito tumitingin yung mga pilot pag gusto niya tumingin sa likod. Dito sa clear version, walang kulay. So, yun yung pinagkaiba ng Zeta. So far, yun lang. Okay, so move on tayo. Next is the Rick Dias. Rick Dias. Ah, ito. Yung likod niya, yung pipes. Yung pipes niya sa likod, yung kulay lang is same sa inner frames. Unlike dito sa isa, sa colored version, which is itong lighter gray sa kanyang pipes. Okay, so yun lang ata. Sa mata, pareho naman. Merong clear mono eye. Okay, move on tayo dito kay Barbatos for the last one. Barbatos, tignan natin. Wala naman. Walang pagkaiba yung Barbatos in terms of the Aquan. Yung significant difference unlike sa iba. Okay, so yun guys. Tanggalin ko lang to. Annoying. Parang may nub marks. Hindi yata na trim ng maayos to. Pero okay lang. Yun. So, yun. Salamat guys sa mga umantabay. So, we have 10 different Gundam heads na nabuksan. Featuring ang ating old Gundam heads. Hindi ko pala na-compare itong Zeta na. So, ito yung Zeta na Gundam head collection. Itong malaki. Tapos, yung maliit. Parang may mga version ako dito na may umiilaw kasi. San ba yun? Itong mga Gundam head na malalaki, meron to special version kung saan may pailaw siya. May pailaw. So, hanapin ko lang guys. Tapos check ko kung may battery pa. Tapos papakita ko sa'yo na may ilaw. Saglit lang. Wala, hindi ko mahanap guys. So, next time na lang siguro. Or check nyo dun sa vlog ko din. Sa abcbahit.blogspot.com. Search nyo lang yung Gundam Head Collection. Andun yung lahat ng unboxing ko ng 4 volumes ata to. 4 na volumes ng Gundam Head Collection na malalaki. Yung tulad nito. Yung tulad nito. Okay, so... Shoutout tayo sa mga bumisita. Bago tayo mag-end. Check ko din sa taas kung available na yung streaming PC. Okay, so simulan na natin kay Robert Sapungan, yung unang nag-comment kanina. Shoutout sa iyo, Robert Sapungan. You also have OJVPH. Congratulations bro sa pag-unlock mo ng 4,000 watch hours mo at yung 1K subs nyo. Ni random game PH. So good luck sa inyo at sana marami pa kayong mga uploads. We also have Boyet John, ang ating number one fan na tumatambay dito sa ating channel. Of course, we have Ken Let's Play, yung gandito kanina pa nakatambay lang gamit ang kanyang ninja. We also have JFTV, yung ating isa pang Gunpla builder na enthusiast din, na gusto din mag-build sa kanyang channel. So, dati ko pa silang in-invite na mag-build off, kaso medyo hindi pa sila available or ready. So, sinimulan ko lang muna yung hype para
at least nauna na tayo. So next one tayo kay Dark Hole Gaming. So ano ang ating kaibigan na si Dark Hole ay bumisita din. We also have Cathy PM, yung kanina pa na nakatambay dito. Sino pa? Si Bane Glory. Si Bane Glory ay nag-aabang sa atin na maglaro ng Darksiders 3. Pero shout out din sa iyo since nakabisita ka sa ating Gunpla building. Sino pa ba? Si Franz V. Bago to, bagong visitor natin si Franz V. Shout out sa iyo. Si Daddy OBTV gamit ng kanyang Team OB na account. Salamat sa pagbisita. Boom, DP. Then we also have, don't forget the change. G-Pop Toys, si Sir Gilbert. Salamat, salamat sir sa pagbisita. And we also have, sino pa ba? Jansen Gatdula, salamat, salamat sa pagbisita. Favorite taon niya yung Gundam. Sino pa ba? Si Chuck Howard, Random Gaming PH. Si Rafael Mendoza, yung student ko dati. Last school year. So, shoutout sa'yo. Si Sir James Wakan, yung nag-Gundam din kaso wala pa siya masyadong content ng Gundam sa kanyang channel. And then, sino pa ba? Si Arjo Perez, yung kaibigan natin na kasabayan natin mag-Gundam. Simulang 2012 bata, magkasama na kami sa Gundam community, Gunpla community, kung saan nag-build din siya. Pero medyo nag-lilo siya, kaso same din siya sa akin, maraming backlog. So most probably, bubuo din yan ulit ng Gundam. So shoutout sa iyo Arjo, salamat sa iyo men sa pagbisita. And of course, si GamerFab, ang ating all-out supporter na nagre-review ng ating mga rewatch ng ating mga videos sa channel. And of course, si Tito. Tito ng bayan, bumisita din kanina. So, salamat, salamat. And of course, sa mga gusto mag-build ng Gundam, so, ini-invite ko kayo na mag-build ng Gundam, ang sarili niyong Gundam sa channel. Sabay-sabay natin panoorin lahat ng mga builds niyo para makapag-converse tayo kung paano natin ma-improve yung mga pag-build natin. Ano yung mga technical parts. So, gusto ko yung makatulong din sa inyo. Just like JFTV said, kahit mag-entry grade ka lang muna kung gusto nyo lang mag-Gundam. Experience-wise, mas maganda ka na simula ka sa baba, paakyat. Kasi ako, nung itong bago na, nag-master grade na talaga ako kasi nung bata pa ako, nagbibuild na ako dati pa. So, may experience na ako sa lower grade na Gundam. So, yun. Ano pa ba mga nakalimutan ko? So, mukhang kailangan ko na mag-out para makapaglinis muna dito. At saka, check ko dun sa taas kung pwede tayo makapag-stream pa ng Darksiders ng Bagya para bago natin i-end yung weekend natin. As for tomorrow guys, wala muna tayong schedule. Kasi mag-check ako ng mga kailangan ko sa office na ano tawag dito, mga shelves or rack. Kasi i-update ko doon yung sa upuan ko para maging tawag dito, maging maganda din yung background ng ating pagba-vlog. So yun. So shout out sa 3 million viewers na natitira pa rin dito. I believe andito pa rin si OJV, si Ken Let's Play, tsaka si Gamer Faban dito, tsaka si Boy Janata. So yun. Thank you for watching guys. So sana ay nagustuhan niyo ang aking pagbi-build and see you on the next one. Bye-bye. Oy, pahabol si Rogen Trinidad. Shout out sa iyo, bro. Ending na bro, so, rewatch mo na lang siguro tapos try natin mamaya. Okay lang bro, Sir Rogen. So okay lang. Pwede mo naman i-rewatch after na ma-upload ni YouTube to. So check nyo din mamaya saglit, baka makapag Darksiders 3 pa tayo. Okay? So yun lang. Bye-bye.